Mga kalingap, mga kadonis, meron lang tayong pag-uusapan. Habang ako ay nagpapahinga, break time, ay napadaan ako sa live ni Madam Barat Baksit. At nakita ko nga dito na kanyang tinatalakay ang isang komento patungkol dito kay Beyonce na di umano ay tamad na raw at umaasa na raw sa mga bigay-bigay na lang. Na swerte raw ba o katamaran lamang? At sabi, huwag daw umasa sa mga bigay-bigay sapagkat kung wala pa lang magbibigay, edi nganga na. So, speaking of nganga na, napanganga ako dun sa komento base na rin sa tinatalakay ni Madam Banat Bagsik patungkol dito sa ating pong Bebe Beyonce. Para mas maliwanagan kayo, basahin natin. Tignan natin kung meron bang punto o baka pwede namang mapunto sa natin yung noon nito at magising-gising naman sa katotohanan itong basher ni Beyonce. Sabi dito, Dear Ate Charo, de, wala yun. Sabi dito, ni Jebelin Padama, mukhang hindi ka nadadama, mati ka na ngayon, ha? So, ito ang sabi niya, wow, swerte naman o katamaran lang kasi may ayuda na galing sa iba't ibang tao. Kaya ayaw nang maglaba. Huwag kayo asa sa mga bigay. Pag wala nang magbigay, nganga na. So, marahil, ang masasabi ko lang dito mga kalingap, mga kadonis, ay mukhang nakanganga sa kalangitan itong nagsasalita na basher ni Beyonce na ang pangalan ay Jebelin Padama. Kapag ba nakita mo ang isang tao na galing sa hirap na dating naglalaba at siya ay natulungan ng mga ibang tao, umangat kahit papano ang antas ng buhay dahil na rin sa malasakit ng iba at nakita mong hindi na siya madalas na naglalaba o ipinaglalaba na o meron nang naglalaba para sa kanila, masasabi mo ba na yes, ikaw, Miss Jebelin, masasabi mo ba na tamad na yung tao? Bakit? 24 hours mo bang nakikita si Beyonce na kailangan makita mong maglaba? Na 24 oras din? 24/7? Ganun ba yun? Tamad na agad? At umaasa na lang sa mga bigay-bigay ng ibang tao? Ganun ba yun? Parang hindi naman yata tama yung ganun. So, ang ibig mong bang sabihin kapag kunwari ako, no? Dati akong mahirap. Tapos, natulungan ako ng iba. Tapos, nakita mong sumakay ako sa kotse, sa Tesla car, o sa Ferrari, pag-iisipan mo na ako ng umaasa sa iba. O, hindi na ako marunong lumingon sa aking pinanggalingan. Ganun ba yun? Hindi ba po pwedeng you are just living kung ano yung meron ka sa kasalukuyan na kahit papano ikaw ay nakakaluwag, ikaw ay gumiginhawa, hindi dahil sa katamaran at pag-asa o umaasa ka sa iba, kung hindi dahil na rin sa nakita nilang pagsusumikap sa'yo, kaya kanila tinutulungan. Dahil, tandaan mo, Madam Padama, no? Dadama ka na sa akin, na ang mga pagtulong ng mga sponsor na yan, especially kagaya ng kalinga, hindi yan tutulong kung makikita nila na hindi napapahalagahan ang kanilang mga naitulong. Hindi yan tutulong kung hindi nakikita ng kalingap o ng mga sponsor yung kanilang tinutulungan na karapat dapat sa kanilang mga binibigay na ayuda. Bagamat mahirap, masipag naman. Bagamat mahirap, bagamat salat sa yaman, subalit kasipagan at pagsusumikap sa buhay. Kaya yan, tinulungan. Hindi naman namamalimos yung tao. Hindi sila nanghihingi na pagkatapos manghingi ay hihilata na lang at kagaya na sinasabi mo, hindi na maglalaba. Naglalaba pa rin yung mga yan. Kaya lang may mga pagkakataon na kung kaya naman nila, eh bakit hindi nila mabigyan ng konting ginhawa ang kanilang mga sarili? So, ibig mo bang sabihin, bawal nang magkaroon ng katulong ngayon? Bawal na magkaroon ng kasambahay ngayon. Na kung tayong mga OFW ay nangangamuhan at tayo ay naglalabada, namamlansya, naglilinis ng bahay, nagluluto na agahan, nag-aalaga ng mga anak na hindi mo naman anak, samantalang yung iyong mga kamag-anak, yung iyong pamilya ay nagwa-washing machine na lang, hindi na naglalaba, ay sumasakay na sa taxi na dati ay nagta-tricycle lang.
ay nagpupunta na sa mga mall para bilhin kahit papano ang kanilang mga pangangailangan. Samantalang dati, sila ay nagpupunta lamang doon sa malapit na tindahan sa talipapa sa palengke. Masasabi mo ba na yung pamilya mo ay tamad o abusado na? Hindi. Yun ang pangarap mo para sa kanila kaya mo ginagawa yan. At ganun din naman ang paliwanag ko na yung nakikita mo, di umano ayaw na maglaban ni Beyonce kung yan man ang sinasabi mo, na umaasa na lang sa iba. Hindi. Sapagkat sila ay namumuhay lamang ngayon according dun sa mga naitulong sa kanila ng Kalingap at ng mga sponsor na nagmamahal sa kanila. Hindi ibig sabihin nun ay tamad na sila at palaasa at nganganga na lang pagkatapos makuha ang mga tulong, sapagkat alam ng mga taong tumutulong na ito, kila Beyonce, no? Especially kay Beyonce, sa iba pang Kalingap Angels, na hindi nasasayang ang kanilang tulong at gusto nilang makita na yung kanilang itinulong ay naiibsan ang kahirapan ng kanilang benepisyari. Huwag mo nang pulaan at butasan si Beyonce na kung hindi man niya naglalaba, wala ka ng pakialam kung hindi na siya naglalaba. Ha? Ay kung makita mo siyang kumakain sa mga fast food, no? Eh ano ngayon sa'yo? Baka naman naiinggit ka lang. Yan ang hirap sa atin eh. Yan ang hirap sa atin kapag may nakikita tayo na ginhawa ng isang tao, hindi man yan si Beyonce, eh pilit nating sinisiraan, pilit nating hinihila pababa, na dapat sana maging masaya na lamang tayo sa nakikita nating pagbabago sa kanilang buhay. Hindi dahil sa umaasa, hindi dahil sa kailangan nilang tumanganga o tamad na, o tumanganga si Beyonce, ginagawa niya lamang na namnamin yung kaginhawaan kahit papano na dulot ng mga naitulong sa kanila ng Kalingap at ng mga taong nagmamahal sa kanila. Yun. Hindi yan katamaran. Hindi yan dahil sa umaasa lamang sa iba. Si Beyonce, masipag na bata. Hindi lamang maganda, kung hindi maganda din ang kanyang kalooban. Hindi gaya ng iba dyan. Pangit na nga. Pangit pa ugali. Pangit pa ang mga sinasabi. Pangit ang mga nakikita, sapagkat wala silang pangitain na maganda. Yun lang.